So hey guys, this is Melanie ulit at welcome to my channel. So guys, how's it going? It's going. Pasensya na. Teka lang. So guys, yung last vlog ko pa ata is around 3 weeks ago ata. So bali guys, nung mga last week pa, supposedly meron akong i-upload sana vlog. Kaya lang, meron kasing nangyari. So yung dati kong vlog is, it was supposed to be unboxing succulent. So nung last week, dumating po yung in-order ko ng succulents na coming from, ay galing pa po sa Binget. So I film it. Nakasave po yun sa cellphone ko, yung kinefilm ko. At actually, hindi ko yung nagustuhan yung kinalalabasan. Kasi meron pong nangyari. So, around first week ata nung August, umorder pa ako ng succulents dun sa Binget. Kasi meron nakapag-suggest po sa akin na mas mabuti yung dun ka umorder, dun ka magpo-purchase ng mga succulents. Kasi mas mura at saka mas maganda. So, nag-try ako, yun na, nung first week ng August, nag-try ako mag-order ng succulents. So, it was supposedly, I bill at 585 pesos. Tapos, nakakuha ako ng 15 pieces ng succulents. So, succulents lang po lahat yun. Hindi pa po nakasali yung cupcake. So, nung last week, pinick up po siya si LBC. Tapos, ayun nga, nung sinabi ni Manong Sir nung pagkakuha ko ng succulents nung package, kasi wala akong kaalam-alam kasi first time pa pang kumukuha ng package. So after noon, sabi ni Sir na cacti po to, di ba? Tapos sinabi ko naman na oo, cacti po to. Tapos doon sinabi niya na baka nalanta na yan. So doon ako kinabahan kasi supposedly nung mga time na yon is kagsasagan na po ng bagyo. So nung time na nagpo-purchase po ako ng succulents sa Binget is hindi pa po dumating yung bagyo. So after 2 days dumating na po yung bagyo. So unfortunately hindi ko na siya pwedeng i-cancel kasi madidismaya rin po yung seller. So doon, kinabahan ako nung sinabi ni Sir na yun nga, baka nalanta. So, nung hinawakan ko na yung package, okay naman siya. Kasi nga, naka-transparent foil pa yun eh. Nakalagay pa sa transparent foil. So, yung nagsa-scroll pa ako sa mall, nung hinawakan ko po is, okay pa naman siya. So, nung nararamdaman ko, okay pa naman siya. Pero, nung pagka-uwi ko na sa bahay, nung ina-unbox ko na po yung package, doon na ako nataranta. Kasi nung tinanggal ko na po yung transparent foil, bumalaga po talaga sa akin na nakasokwet po talaga yung package box. So yun, tinanggal, mas mabilis ko siyang tinanggal, dinaladali ko talaga kasi nalaman kong nabasa na po talaga yung package ko. So nung every tupe po ng newspaper, every tanggal po po ng newspaper, bumubulaga po talaga sa akin. Kung hindi po na, pag tinatanggal ko po, every tanggal ko po yung newspaper, it's either natatanggal sa sanga yung mga leaves niya or yung iba nalalanta na talaga. So yung iba hindi ko na siya ma-identify kasi nag-iba na yung kulay, tapos yung iba nagiging yung manggina. Yung maliit na lang talaga yung kulang, yung 50-50 na talaga yung porsyento na mabubuhay pa siya. Kasi yung iba, 15 pieces po yun. Tapos yung iba, hindi ko na makilala kasi nga, nagkagano na talaga, nalanta. Tapos yung iba, natanggal na po talaga siya sa sanga nung succulents na. So yun, parang sabi ko sa sarili ko, kasi nung time na yun kasi, nagdadalawang isip ako ng umorder ng succulents kasi mas gusto ko na mas maramihan, parang isang bagsakan na lang. So ayun nga, sobra akong na-excited. Tapos yun nga, nag-purchase ako ng succulents for 585 peso. Nandun na talaga kasi sa instinct ko na wag na munang ituloy. Kaso nga,
Kaso nga, ayun nga, excited nga ako, hindi ako nakikinig sa sarili ko. Tapos yun na yun yung nangyari, hindi na nalanta na po yung succulents ko. So, guys, ang mapapayo ko lang, kapag nag-order po tayo ng mga succulents, lalo na po nasa malayo yung area, actually, pag kunyari, umorder ka ng succulents sa Binget, o di kaya sa Cordillera, sa Baguio, or Ingles, sa San Lumpalok po na Pilipinas, or sa mga sa out of the country, pag nag-order po kayo ng succulents, please lang po, huwag nyo lang po ituloy kapag alam nyo na tag-ulan. Kasi guys, pag wala na po sa seller, yung mga succulents na in-order mo, hindi natin mag-i-guarantee na mapapapalagay po yun sa mga mabuting kalagayan. Kasi nga, hindi na siya yung mahawak eh, hindi na siya yung, wala na sa kamay niya. Kasi pag yung seller, kasi pag nasa kamay pa niya yung mga items na in-order natin, they make sure talaga na ma-save po talaga yon. So ayun po guys, pag naka-transact po talaga yon, pag nasa ayun na yung process of delivery na talaga, hindi po natin yun masisiguro na naka-save po talaga. So, 15 pieces po ng succulents ang in-order ko. Pero it turns out na 12 pieces na lang ng succulents ang natira sa akin ngayon. So, dati, nung nakita ko pa sa picture nung nasa online pa talaga yung nagsatransact ko, nung pumipili pa ako kung ano yung bibilhin ko, yung size po talaga niya is regular. Pero nagiging small size na siya kasi tinanggal ko na talaga yung mga nalagta, tapos yung hindi na talaga may salba ng mga dahon. Kasi kapag hindi ko po yun tinatanggal, maaaring yun din ang magiging dahilan kung bakit tuluyan na talagang mamamatay yung succulent. So, yung ginawa ko is, in-air dry ko muna siya, tapos before ko siya nilagay sa pot, is in-air dry ko muna, tapos pagkaraan ng dalawang araw, saka ko pa lang siya nilalagay doon sa pot, pero tinitrim ko yung ugat niya. A few moments later. So guys, kapag yung seller is nagsasabi sa inyo, hindi niya pa ma-deliver or di pa niya matatransact yung mga in-order niyo or pinapurchase niyo, huwag na lang po kayo makipag-argumento, sumunod na lang po kayo sa kanila. Kasi guys, pag tag-ulan po kasi, mas mahihirapan din po silang mag-air dry. Kasi nga, kahit anong itutok mo pa yun sa electric fan, kapag tag-ulan talaga, nandun talaga sa point na mag-moist yung kapaligiran. Lalo na pag nasa location sila ng Baguio, Cordillera, Benguet, mas nag-moist po yung kapaligiran nila. Kasi nga, nag-drop yung temperature ng nung location nila. So pag nagsasabi silang hindi pa nila daw ipa-deliver or di kaya na postpone, wag na lang, tanggapin na lang po natin yun, kasi yung iniisip pa rin nila yung magiging kahinatnan pag tayo ay nag-i-insist na as soon as possible na kailangan po na i-deliver na ganun na. Sumunod na lang po tayo para wala na ring guro pa at wala na rin masamang mangyayari. Teka lang, nabubulol na ako. Boom. Several bad puns later. Kung meron po kayong maipapayo or may sasuggest tungkol sa vlog na to, you can comment down below na rin po. At saka kung gusto niyo rin pong mag-subscribe sa channel nyo, huwag na po kayong magdalawang isip na mag-subscribe. Teka lang, nabubulol yung dida ko. Yun nga, kung gusto nyo pong mag-subscribe, huwag na po kayo magdalawang isip. Itap nyo na rin yung subscribe button at huwag nyo na rin kalimutang itap yung notification bell para magiging update po kayo.